still to all people. Yan. Lahat po tayo, merong pakikipag-feel sa ating Panginoon. Meron po tayong tinatawag na okay, para kasunduan na dapat nating suriin na mabuti kung ano yung kasunduan na yun na pipiliin po natin sa buhay po natin. Ulitin po sa inyo yung kanina binasa po natin. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises na siya'y may sabat ng ulam na natawaging anak ng prinsesa ng anak ng paraon. Inibig pa niya makihati sa kaapihan ni naranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Itunuling niyang higit na mahalaga ang pagbabatat ng kadustahan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So obviously, makikita po natin dito na ito po ang pagkakasulat po, ito po yung ina-address sa sulat po ni Pablo. So sa madaling salita, si Paul po, ang kanyang talagang panukala po dito sa kanyang pagpapahayag po dito na marapat lamang po na makita po natin yung talagang dapat na piliin po natin sa buhay po natin habang tayo po yung nabubuhay dito sa mundong ito. We have to offer in this world. Yan. Alam na lang po natin yan. Meron po tayong dalawang offer na kung saan itinideal po sa atin sa mundo pong ito. Okay, let's go with this deal. Tingnan po natin kung ano po itong bagay nito. Obviously, meron po tayong spiritual deal with the Lord and physical deal with the world. Amen. So, the first offer that dealing to us by this word, okay, bigyan po kayo ng illustration po dito sa deal na ito. Okay, first offer. I will give each of you 300,000 for your cars right now. Kung halimbawa, may kotse ka, no? Tapos, dinideal ka ngayon, dinideal kita ngayon na babayaran ko ng 300,000 yung kotse mo. Would anyone turn this over now? Ito turn down mo ba ito o i-accept mo to? Mas especially kapag halimbawa, second hand na lang yung sasakyan mo, matagal mo nang ginamit at medyo may tama-tama na po yung sasakyan mo, syempre, i-grab mo na itong opportunity na ito, best opportunity na ito na operang ka ng 300,000. I doubt it, but before you spend that money, I have another deal to offer you. Meron akong panibagong deal para sa inyo bago nyo upusin yung pera na yun. Okay, tignan po muna natin. The second offer. Kaya nga, nakasunod po kayo. Yeah. Ang unang offer natin, aalukin ko kayo, kapagit ng kotse po ninyo, 300,000. Deal na po ba kayo doon? Sino po dito yung mga makikipag-deal na? Go deal pa kayo, ha? Ang lakas ng loob ninyo. Eh, paano kung halimbawa, karat-karat na yung kotse ninyo? Hindi mo ba i-deal yun? Di ba? Siyempre, meron tayong sense na i-deal ko na rin. Okay, sa pagbulok lang sa akin itong kotse na ito. Di ba? May mga ganun po tayo. Gusto natin yung instantly. Okay na po. Sige. Okay na. Okay. The second offer. Ito po yun. I will give each of you 2 million for your car's bat. Meron na tayong bat ngayon. At ano yung bat na yun? Pero, may kasunduan po tayo dito. Kaya nga, deal tayo pa dito o hindi. You must give me back the 300,000 I just gave you. Babalik mo ba sa akin yun? Pero hindi mo mahawak yung 2 million, ha? Ha? Okay. Kung babalik mo sa akin yun. But you must wait 1 month. Maghihintay ka ng 1 buwan para kunin yung 2 million na yun. You must leave your car where it is parked right now until next month. So, wala ka magagamit ngayon. Kung empleyado ka, nagtatrabaho ka, gamit-gamit mo sa araw-araw yung kotse mo, wala kang gagamitin. Nakapark lang doon yun sa parking lot. Amen? Amen. You must be back here next month to receive that money. The other month, papalikin mo yung pera na yun na dinidil ko sa iyo. Papayag ka ba doon? Siyempre, pag pera yung usapan, papayag ka na lang ng papayag, eh, no? Pero tingnan po natin mabuti po ito, okay? Would anyone turn this second offer down? About it, hindi ako naniniwala na talagang ita-turn down niyo po ito. Pero, marami po kasi sa atin mahilig sa instant. Gusto natin yung harap na agad yung pera. Ito, may matagal pa yung 300K. Ang comparison po nito, meron lang ako na 700K.
na mawawala sa akin. Pero ito instant na to, hindi ko malala, hindi ko sigurado, baka by next month, eh, iba na yung maging deal. Diba? Baka mayroon tayong mga doubt na ganun po. Ano po? Amen. I suspect everyone would be willing to exchange 300,000 for 2 million. Tama po ba? Amen. For sure yan, mas may piniin mo yung 2 million yan. Amen. Amen. Sino mo dito yung kukunin na yung 300,000? Pakitaas yung kamay. Sino naman po dito yung makikipag-deal doon sa 2 million? Pakitaas ang kamay. Anes lang ang anes. Yung iba naman, walang nalalaman eh. Hindi na uulo. Bahala kayo dyan eh. Wala ka ng kotse. Hindi naman totoo yan eh. Kunwari na tumating sa inyo yung deal na to. Ngayon, para malaman mo ngayon, kapag ka nakipag-deal, kasi ang nalabas ang puni ito talaga, yung deal sa atin ng Lord, obviously. Hindi ko naman kayo itibig dito, ano tayo? Nagtubilig lang tayo dito. Hindi. Para malaman din po natin kung paano po tayo magkaroon ng right choice pagdating po sa deal ng Lord sa buhay po natin. Okay, ulitin ko po ulit. Sino po dito yung ikatirap na po yung 300K? Instantly, hawak mo natin sa kamay mo yan. Pakita sa kamay. Meron po, isa, dalawa. Dalawa. At tatlo, yun. Sino naman po dito yung maghihintay siya ng isang buwan bago niya makuha yung 2 million? Wow, marami. Yung iba, walang pakenam. Bahala kayo kung wala kayong pakenam. Sa honesty ko, marami ko sa Panginoon magkaroon kayo ng pakenam kasi pag-aaral lang ng mundo ito. Okay, sige. Not even the conditions would deter us. So, sa madaling salita, wala na pong makakapigil sa atin yan kung ano yung choice mo eh. Amen. Usually, ang tao po kasi ganito eh. Kung ano yung napanindigan niya, yun na yung pinanindigan niya. Kaya nga, he must have a right choice, a good choice, a wise choice. Kaya nga, hindi po pwede, lalo na kapag ang tao mahilig manindigan sa sarili. Alam niyo po, mahirap na magkamali minsan. Kasi yung pagkakamali minsan, pwede magbunga yan ng iyong destinasyon pagdating ng araw. Kaya nga po, ingat po tayo sa pagpili po talaga. Okay, tuloy po natin. Somehow, you would get back home even walk if you have to. Diba? Kung mapapansin po natin, ano po ba yung gagawin po natin dito? Okay, yung pipiliin po yung 2 million, uuwi siya ng bahay, and then later on na po siya, babalik po doon sa usapan po nila, get along all month without your car, get back here next month, no matter what, kahit na anong mangyari, diba? For the sake of this illustration, tignan po natin kung ano po ba talaga yung bagay na ito pagdating sa buhay natin. Let us analyze this. Okay. The first offer sounded exciting at first, but failed in comparison to the second offer. Tama po ba yun? Yes! Diba, mas maganda yung second offer eh. Kaya lang kasi, may mga aturado sa buhay. Diba, na hindi na makapagtiis. Diba, mamaya, magbago pa yung isip pa nung nakikipag-deal sa akin, hindi niya ibigay yung 2 million. At least, ito, paghahawa ko na sa akin yung 300,000, okay na, tapos na kami. Wala na akong talo dito kasi bulok na naman yung sasakyan ko eh. Siguro ganun na yung mga kaisipan po natin, no? Who would then want 300,000 for their cars? Kung titignan po natin dito, yung second offer po sa atin is really attracted to every one of us. Talaga naman, tumatagintik na 2 million eh. Sino ba man aayaw doon? Ang ganda na nun ng sasakyan na makapapalit ko doon sa sasakyan mo. Amen! Amen! O kahit na hindi ka bumili ng sasakyan, pwede mo pa pagpagawa ng bahay po yung 2 million, pwede na rin po yun. Maganda-ganda na rin pong bahay po yun. So, ibig sabihin po nito, mas parang magkakaroon tayo ng choice dun sa second, kaya lang po, kumisan po kasi maiinipin po tayo. At ayaw po natin yung naghihintay. Gusto po natin instantly we grab this offer to us. Parang nang gano'n, tapos na. Okay na, nasa akin na. Parang wala na po tayong issue dito. Baka mamaya magpapirma pa sa akin ito. Meron pa mga requirements, may mga papers pa. Meron pa mga notary work na gagawin pa po doon. So, ang dami pa kailangan. Baka mamaya, gumastos pa ako. Ang gastos ko pa eh, abuti ng milyon. Eh, di konti na lang din matitira. So, sa madaling salita po, makikita po natin dito na ang isipan po talaga ng tao is for the instance. Amen. Doon sa madali naman, doon sa parang biglaan, okay, kukunin ko na ito, okay na yan, tapos na ang deal po natin. But then, the offer wasn't as exciting compared to the second offer.
Bakit? Kasi 2 million is worth a lot of more in our life. Napakalaking halaga na po nito sa buhay po natin. Eh kung may isang lima makikita po natin, tayo din po mismo, kapag ka tayo may mga choice, kahit nasabihin po natin na hindi ganito malaki yung offer, mas pinipili po natin yung mas maganda. Amen po ba? Amen! Yun po yung parang gusto natin talaga. Halimbawa, sa cellphone, pinapili ka iPhone, tapos ang pagpipilihan mo iPhone o kaya naman Vivo. Siyempre, pipiliin mo yung iPhone. Especially kung iPhone 15 yan or iPhone 16 na po yan. Yeah? So, ganun po tayo. Our choice is the best, yung talagang gusto natin, na makuha po natin. Now, even if you had the inconvenience of no car for a week, okay lang sa atin po yun, di ba? Kumisa para titignan po natin dito, okay lang, kahit maghintay ako ng isang buwan, at least mayroon magandang offer na makukuha ko. Amen. Kaya lang, marami pong tao, marami pong bad sa buhay po natin. Na kung saan, pero baka mamaya hindi ganito ang mangyari, kaya kunin ko na ito. Kaya nga, minsan hindi na po tayo nag-iisip talaga ng mainam para po sa pagpili po natin. By accepting the second offer, you had turned down the first offer, obviously. Pag pinili mo po itong second offer, kinig po kayo dito ng mga kapatid sa Panginoon. May kinalaman po ito, is about our salvation, obviously. Now, kailangan po na i-turn down mo yung first offer pagka tinanggap mo yung second offer. Kaya nga na po, meron po tayong condition dito na iiwan mo muna ng 1 month. An offer of immediate gain for a much larger offer of the future gain. Yan hindi po sa buhay po natin. May offer ang mundo sa atin na maganda, pero mas higit na may offer ang Lord sa atin na mas higit na maganda. So, pinasok ko na po sa inyo kung ano po yung talagang pagdidilan po natin dito. An offering requiring no effort or sacrifice for as much larger offer requiring much effort and sacrifice. Kung mapapansin po natin dito, magagawa mo na eh. Yung mga bagay na gusto mo eh. Pwede ka na magpayaman dito sa mundong ito na walang kahirap-hirap. Basta mag-aaral ka lang mabuti, magtrabaho ka, kikita ka na agad. Pero, ang problema po kasi, pagdating sa Panginoon, sa pagtatrabaho po natin sa Panginoon, we need our more effort. We need more sacrifice work with the Lord. And we need to let something in our life na meron tayong bibitawan, meron tayong in-lose hold sa buhay po natin para naman po makamit po natin itong offer ng Lord sa buhay po natin. With these illustrations in our mind, let's begin making this an applications to our life. How this feels all about? Paano po ba itong deal ng Panginoon dito? Yung pakikipagkasundo po sa atin ng ating Panginoon. Now, listen to these people of God and I want you to burn it into your mind about this deal to us by God. Now, the first offer, meron po tayong katulad po nitong offer na ito. Na una, Satan's offer you a deal. Si Satan din mismo mayroong offer po sa atin. He will give you immediate pleasure and reward, which is written in Matthew chapter 4, kung saan tinet niya po dito si Jesus. And this is the same thing with us. Amen. Kung tayo po ay nalapit sa Panginoon, may offer sa iyo ang kaaway. Satan is dealing to you and give you an offer which is very attracted to your eye. Na kung mapapansin po natin, ikaw po mismo maaakit ka talaga pag si Satan na nag-offer sa iyo, especially tumataginting na milyones. Tumataginting na kayamanan na pagtong ito. Sino po bang tao ang hindi masisilaw doon? Kaya na, ang problema po dito, hindi natin nakikita na ang kapalit nitong offer na ito is to give up every offer of Jesus into you. Yan ang nagiging consequence po niyan. Now, kung mapapansin po natin ito, He will give you immediate pleasures of and rewards. Immediate meaning, bibigay na agad sa'yo. Amen. Nang wala kang pag-iisipan, nung wala ka nang gagawin, kundi bibigay na lang agad sa iyo ni Satan ito, kaya lang ang kapalit po nito, yung pong offer ng Lord sa buhay mo. At alam niyo po ba kung ano po itong mga bagay nito? Ito po yung may kinalaman doon sa tinatawag na lust of our flesh, which is immorality. Sometimes Satan's offer us immorality. Amen. And many people are blinded to growth it.
Kaya nga kung mapapansin po natin, marami pong tao na bubulagan po dito na akala po nila ay okay lamang itong bagay na ito, which is the lust of the flesh. At ano pa po ba yung bagay na yun? In regards to the lust of the eyes, which is materialism, marami pong tao pinipili yung material na bagay kaysa sa espiritual na bagay na ino-offer sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya kung mapapansin po natin dito, God always keeps us a good deal. Amen. But Satan tempts us to be attracted on these things. Amen. Para tayo po mismo mabulagan po tayo. Amen. Kaya marami po taong mapapansin po natin are blinded. Amen. Bakit po? Dahil po dito sa mga bagay na ito. Isa pa po yung tinatawag po dito na pride of life, which is self-glorification. Yung magkaroon ka ng titulo sa mundong ito, yung matangyad ka, yung maging sikat ka, yung maging popular ka sa mundong ito, napakalaking pandaraya ng kaaway po yan sa buhay po natin. Sapagkat alam niyo po ba, yung pong self-glorification, naglalagay po sa atin para sa ganon, tayo po mismo ay hindi tayo makapagtaas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Now, itong tatlong bagay na ito, which is the offer of Satan in our life. And this offer, mayroon po itong kaugnayan doon sa first offer natin, which is yung sinasabi po natin kanina, 300,000, ang nakapanood po dito yung tatlong bagay, which is the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Amen. Kaya nga, ingat po tayo dito, yung po mga bagay na abalahan po natin dito sa mundong ito ay may kinalaman po dito sa tatlong bagay nito. Yung po tinatawag na lust of the flesh, which is immorality, lust of the eyes, which is materialism, and pride of life, which is self-glorification. Siguro marami po magsasabi dito, pastor, nagsisikap lang naman po ako sa buhay ko. Pastor, gusto ko lamang naman po na gumihawa ang buhay ko. Pero pansinin po natin mabuti, what should be the problem, the cause of these things in you? Ano po ba yung magiging conflict nito sa buhay mo? Kasi ang tao po kasi, kapag po sila ay nagbigay ng panahon sa isang bagay, nabubuhos lahat. Amen. 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 Hindi ko ba napansin? Amen. Mga kapatid sa Panginoon, pansinin mo mabuti. Meron ka ng pinagkaabalahan ng libangan na buhos na lahat doon yung buhay mo. Pumisan nga, even in our cellphone. The whole day, nandun na lang yung buhay mo. Nasa cellphone na lang. Pero, with regards on our God, hindi natin mabuhusan ng panahon. Amen. Kung konti at napakaliit lamang ng panahon na ibinibigay natin pagdating sa ating Panginoon. Compared with all these things in life, na offer ni Satan sa buhay mo. Pag nagkaroon ka nito, tinatawag na immorality, toto bigay po tayo. Materialism, toto po tayo yan. Self-glorification, gustong-gusto po natin yan. Amen. Kaya ano sabi po sa atin ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16? Huwag ganyang ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. God was warned us. Amen. Ang Diyos mismo nagpabala po sa atin at nagsabi sa atin na huwag niyong ibigin ang sanlibutan or even the things in the world. Amen. Or yung mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Amen. Kaya if you notice, kung mapapansin po natin, si Satan kapag ka nilagyan ka na ng pagtuon doon sa mga bagay na sinabi po natin, tatlong bagay, last of the best, last of the eyes, and the pride of life, makikita po buhos ang panahon ng tao po doon. Halos you spend too much time for these things. Kaya nga, ang Diyos ang sabi po sa amin, do not love this world or even things in the world. Do not love your flesh. Do not love your sight. Do not love this pride of life in you. Huwag nating ibigin yung mga bagay na yun sapagkat this was contradicted to what God's will in your life. Ito po yung bumabangga po dito, kaya papansinin mo po ninyo. Pag ikaw in love sa Panginoon at napasukan ka ng ganitong bagay, makikita mo, unti-unti napabawasan yung pag-ibig mo sa Lord. Amen.
Bakit? Sapagkat ito po yung minanakaw ng kaaway sa buhay mo. Amen. Kaya nga, the devil is the stealer. Satan is the stealer. Amen. He is a liar. Amen. Ang sabi po sa atin ng John 10:10, napalito ka magnanakaw para magnakaw. Magwasak at pumatay. So, yun po yung bagay na winawasak niya. Ninanakaw niya. Pinapatay niya sa buhay po natin. Which is our relations to God. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, so Satan has always a best offer to you. An instant offer to your life. Kaya kung mapapansin po natin, ang tao, ang focus ng kanilang mga mata, ay nasa mga bagay lamang sa sanlibutan at wala sa ating Panginoon. Amen. Kaya ano sabi po sa atin ng aklat po ng Hebreo? Fix your eyes into the Lord, the author and the finisher of our faith. So kung minsan napapansin po natin dito, yun po yung nawawala sa mata ng mga tao. At ang nakikita na naman po ng mga tao, yung mga bagay na nandito na naman po sa sanlibutan na ito. Siguro ang sabi ng iba, bakit kasi Lord, hindi ka nagpakita sa amin eh. Bakit kasi you are not visible into my eye eh. Bakit kailangan pa na you are in the spirit eh. Kaya tuloy hindi kita makita sa araw-araw na ginagawa ko. Kapatid sa Panginoon, you can see, we can see God daily. Kung tayo po mismo ay may puso sa Panginoon. Amen. Kaya nga kanina, di ba, pinapakita ko po sa inyo in my dreams, in our circumstances I had, in the situations I had, or something, kung ano man yung mga bagay na meron tayo sa buhay na ito, makikita mo ang Diyos kung talagang iniibig mo ang Diyos sa buhay mo. At sa lahat ng bagay na ginagawa natin, makikita mo nandun palagi ang Diyos. Amen. Sa pagpapahinga mo, nandun ang Diyos. Amen. Sa pagkatrabaho mo, kung talagang mahal mo ang Diyos, nandun pa rin siya. Amen. Sa pag-aaral mo, kung talagang mahal mo ang Diyos, nandun din siya. Amen. Kaya lang hindi natin makita ang Panginoon because of the sin of the world. Amen. Kaya tayo nagiging blinded, kaya tayo nagiging bulag sa magandang bagay na ino-offer sa iyo ng Lord because of your sin. Amen. And that sin can bring you into a perishing life. Yun nga po yung iniingatan ng Lord sa atin eh. To grab the opportunity, the offer of Satan in you. Kasi yun yung magpapahamak sa buhay mo. Kaya nga kung mapapansin po natin. We then have a choice, a good choice, to pick up what offer of God in you. Ayaw natin piliin eh, yung mga bagay sa Panginoon. Para ang sinasabi pa natin, boring, maghihintay pa ako, tagandong 1 month, maghihintay pa ako. O sabihin natin, kailangan eh, mamatay muna ako bago ako makarating doon sa buhay na walang hanggan. Come on, it is a short time for us. Amen. Napakaikling panahon lamang po yun compared doon sa pipiliin ang buhay na walang hanggan. Amen. We need to love more about heaven. We need to love more about God. Kailangan natin na ibigin po talaga ng todo ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya nga po hindi natin maibig-ibig ang Diyos sa buhay po natin kasi ang ligta pag-ibig mo sa Panginoon eh. Mas mahal mo pa yung cellphone mo. Mas mahal mo pa yung kabayo mo. Mas mahal mo pa yung aso mo. Mas mahal mo pa yung mga bagay na walang kwenta-kwenta ang ginagawa mo. Compare dito sa life eternal na ino-offer sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga tao, wala na pong pakialam doon sa bagay na yun. Mas ang importante, maging mayaman ako ngayon. Tsaka ako nang iisipin yun, hindi mo naman iisip yun kasi ang sabi po sa atin, minsan lang po tayong mabubuhay at pagkatapos ay paghuhuko. Kaya nga mga makinig kayo mga kapatid sa Panginoon daw, mamasinin po natin dito sa buhay po natin na ito. Simple ang daming ino-over sa atin na dito sa mundo na ito, nakaakit-akit. Kaya nga ang hilig po ng mga tao po ngayon, yung nakakaakit sa kanilang mga mata. Halimbawa, let's say, you are a woman. Bibigyan ka niya ng isang pagkakwapo-gwapo na talagang perfect yung abs para akitin ka. Pagka lalaki ka naman, you are a man, papadala ka ng isang pagkagandagandang pagkasexy-sexy babae para akitin ka. Hindi ka naman bibigyan niya ng sablay. Pagka ikaw nang mukha ka namang pera.
Hindi kanya mapadala ng 20 pesos lamang. Hindi kanya mapadala ng 100. Hindi mo yung grab yun. Ang ipapadala sa inyo, yun talagang very attractive for you. Amen. Which has a good value into you. Amen? Ikaw na opera na halimbawa ng kalahating milyon. Ikaw na opera ng 1 million. Hindi mo ba i-grab yan? Uy, hindi na lang ako mag-suggest. Kailangan ko muna i-grab itong bagay nito. Hindi po ba? Mga kapatid sa Panginoon. Na kapag halimbawa, dealing with money and dealing with God, mas pipiliin natin yung dealing with money. Mas pipiliin natin yung mga material na bagay. Eh, pastor, kailangan ko ito eh. Masigit mo kailangan yung buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga marami pong tao nawawala po sa Panginoon. He requires spiritually to effort or self-discipline on your part. Kailangan po tayo po mismo. Magkaroon po tayo ng disiplina sa sarili po natin to have the good offer of God in you. Mga kapatid sa Panginoon, hindi mo pipiliin ang offer ng Lord sa buhay mo kung ikaw ay nahuhumanig sa mga bagay lamang sa diputang ito. If you are born and enough with this word, I tell you, you cannot choose God in you. Amen. Hindi siya magiging choice sa'yo. Hindi siya magiging good choice para sa isang tao na lubos na na umiibig sa sandiputang ito. Amen. Lubos na nagmamahal sa salapi. Lubos na nagmamahal sa material na bagay. Lubos na nagmamahal sa kasalanan at imoralidad ng mundong ito. Amen. We cannot love the good offer of God in your life. Amen. Hindi mo bibigyan ng pansin yun. Kaya nga, madalas, tinuturn down nila ang Panginoon sa buhay po nila. At alam niyo po ba, kapag tayo po mismo, tinuturuan tayo ng Panginoon, minsan nagagaling pa tayo sa Lord eh. Ano sinasabi natin sa Panginoon? Lord, don't mind my life. Huwag mo pakialaman yung buhay ko. Minsan sinasabi natin sa Panginoon, this is my dream. This is my ambition. At wala kang pakialam dito, Lord. Basta hintayin mo na lang ako kapag ka nakaharap na ako dyan at no choice na ako, ikaw na lang pipiliin ko. Ganun po ang ugali ng tao eh. Para sinasabi niya sa Panginoon, ay ako muna ako mag-enjoy dito sa mundong ito. Eh kaso nga hindi po ganun ang kalakaran ng Panginoon eh. Amen. Dito pa lang kailangan gawin na natin yung destination natin. Amen. Dito pa lang kailangan sineset up na natin yung magiging future natin. Amen. At hindi pa pwede na tayo po'y nagtatapisaw sa aboy, nagtatapisaw sa kasalanan, and then soon mapupunta ka sa kalangitan. Everything in the world, everything in the heaven ay may kinalaman po sa kabanalan. Amen. At walang kinalaman sa kasalanan. Kaya nga dito pa lamang sa mundo na ito, exit ka na sa kasalanan, exit ka na sa kabunduhan, exit ka na sa pag-ibig na sa libutan na ito, at ipasok mo na ang buhay mo into the righteousness of God, into the holiness of God. Yun ay yung kailangan natin gawin. Amen. 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 Misa na lang nyo, pero po mga tao, halimbawa, let's say, bigyan mo sila ng advice for them to have Jesus in them. Pero kapag sinabi mo sa kanila ang katotohanan, galit pa sila sa iyo. Ganun po ang tao eh. Pero let's say, tingnan mo, ayunan mo sila sa kasalanan nila, matutok na sila sa iyo. Ayunan mo sila doon sa mga maling bagay na ginagawa nila, matutuwa pa sa iyo. Pero inalok mo sa kanila yung katotohanan kay Jesus, makita mo, ipapakita nila sa iyo talaga na galit sila sa iyo. Nakikigil sila sa'yo. And you know what? Because that is the devil. Amen. The devil doesn't want to hear the truth. Amen. Amen. Ang diablo, ayaw na makarinig ng katotohanan. Amen. Ayaw na makarinig ng nakatwiran na mula sa Diyos. Kaya he resists the truth in them because he take the good offer, he take the bad offer of Satan in them. Amen. Kasi yun yung pinili nila eh. Wala akong pakialam kahit may impyerno ako. Wala akong pakialam kahit hindi ako maligtas. Kaya nga, ganito po ang ugali po ng tao eh. Yung pong agad-agad na dumagrab ng offers sa kanila, instant, ganito po yung kanilang ugali eh. If it feels good, do it. Ginagawa nila. Okay na eh. Wala akong problema eh. Siyempre at the moment, hindi
ka talaga makakakita ng problema doon sa gagawin mo. Pero ang buo ng problema doon, the result of this is like that. Amen. Kahit na gumawa ng kasalanan, hindi ka naman makakakita ng problema doon eh. But the consequence was later. Saan na yung consequence doon? At doon mo masasabi na, bakit ko ba ginawa ito? Bakit ko ba inubos yung buhay ko sa pagawa naman ito? Doon ka magsisisi. Kaya nga yung mga instant sa buhay natin, mayroong mabigat na consequence po yan. Kaysa yung makipagtiis mo tayo, katulad ni Moises, nagtiis siya ng kapigatian, nagtiis siya ng kaapihan na dinaranas ng bayan ng Israel para lamang po mag-iisa siya kay Jesus. Amen. 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 Ano po yung dali ng now? If it looks good, take it. Uy, mukha naman maganda eh. Mukha naman okay yung offer sa akin eh. Huwag ko na ito, magdapin ko na ito. Okay na ito. Later na lang ako magsisisi pag mali ito. Parang ganun po tayo eh. At alam niyo po ba, yung isang pagkakamali sa buhay po natin, ang hirap na pong baguhin mo. Buti nga sana kung meron po talaga tayong sapat na puso't kalooban na nag-umiibig sa Panginoon ng tapat para po natin malagpasan po yung bagay niyo. If it sounds good, go for it. Ganun po ang atin eh. Na kung minsan, okay, maganda naman. Mukha naman okay sa pagdinig ko. Kaya sige, okay yan. Ganun po tayo. The Bible refers to this deals the blessing pleasures of sin. Ito po yung tinitil po sa atin ng Biblia. Lahat ng inuumaling ang tao dito sa mundong ito, it is the passing pleasure of sin. Kaya tignan niyo po, we cannot resist Satan in our life. Ano sabi po ng Panginoon? Resist the devil will flee. Pero hindi natin ma-resist yung offer ni Satan. Ayoko na maging Satan eh. Eh yung ino-offer niya sa'yo. Yun ang gusto po. Walang pong tao na magsasabing gusto niya ay Satanas. Walang taong magsasabing na gusto niya na impyerno. Pero come on, people of God, wake up. Pansinin mo pa po dito. And what about his offer to you? Sinabi mo ba sa kanya, ayoko niyang offer mong yan. Ayoko ng kasalanan. Ayoko ng kayamanan ng mundo. Ayoko ng karangyaan. Ayoko ng kasikatan ng mundong ito. Tinanggihan ko ba yun? Isa nga, di ba? Ito our unbeliever friend. Uy, tara. Punta tayo sa ganun. Magaganda yung mga chicks doon. Ang hirap i-resist eh. Amen? Amen. Even sometimes you are not Christians already, pero hindi mo na-resist yun. But you tell the Lord, Lord, I hate Satan. If you hate Satan, resist the devil and resist everything in the devil. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, do not love this world or even in the things in the world. Amen. Okay. Hindi mo mahal yung sanlibutan, pero minamahal mo yung mga bagay sa sanlibutan. Ganun na rin po yun. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, open up your mind. Huwag tayong maging bulat. Dahil ang Diyos ng sanlibutan, binubulat tayo. Kaya nga sabi po sa atin ng Biblia, 1 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi nila makita. Hindi sila sumasampalataya sapagkat hindi nila nakikita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pinulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Amen. And who is the God of this world? It is Satan, obviously. Kaya nga, if we grab all the things in this world, nandun ka, nahulog ka sa kamay ni Satan. Sabi nung iba, nag-aaral lang naman ako, nagtatrabaho lang naman ako, naglilipak lang naman ako. Pero pag sobra, I tell you, nagdudulot ng kasamaan. Amen. Lahat ang bagay na sobra. Pasinin mo, masipag ka sa trabaho, sige, trabaho ka ng trabaho, trabaho ka ng trabaho. Meron ka na nararamdaman sa katawan mo, sige ka pa rin, trabaho ka pa rin ng trabaho. Okay, lumaki ang kita mo. Kaya na, hindi mo na malayan. Terminal na pala yung karamdaman mo. Mabigat na pala yung karamdaman mo. Dahil ang focus mo into the offer of Satan in you. Diba, di ka magtrabaho, hinay-hinay lang. And give Jesus a part of your life. Magbigay ka pa rin ng parte kay Jesus sa buhay mo. Amen. Hindi yung talagang inuubos mo yung buhay mo sa Panginoon and we don't mind anything in the Lord.
We don't mind His word. We don't mind His discipline. We don't mind His holiness in you. Kaya nga wala na tayong fellowship sa Lord eh. Kasi ubos na yung panahon natin. Ubos na yung oras natin sa mga bagay sa mundong ito. Hebreo 11 verse 25. Inibig pa niya makihati sa kapighatian dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Ano sabi po dito ni Pablo? Ano sabi niya po dito? Kaysa, sabi niya ganun, kaysa magtamasa siya ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Ano raw po yun? Ang mga bagay sa mundo na tutulog ng kasalanan? Do you believe on that? Tayo po ba? As a Christian, do you believe that the things on earth can cause us sin? Amen. 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 Yes, kaya nga inaabuso ng tao eh. Kaya nga hindi niyo po napansin. Even yung ating kaligasan, inaabuso ng tao. Kaya ano ngayon? Pinapahirapan po tayo. Kaya nga kung hindi po natin napapansin, lahat ng bagay na inaabuso po natin, nagkakos po sa atin yan ng big failure. Abusuhin mo yung katawan mo, magpipail yung katawan mo. Abusuhin mo yung karunungan mo, magpipail yung utak mo. Abusuhin mo kung anong bagay na meron ka, makikita mo, magtutulog po sa inang ang napahamakan yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, just rely on God. Amen. Dapat po tayo po talaga nakabasin po tayo sa Panginoon. Amen. What's God wanted into your life? Yun po yung ipangyari mo. Amen. Huwag mong pipigilan ng Diyos, Lord, ay yung utang, Lord, eh. Hindi ko pangarap yan, Lord. Hindi ko pangarap, Lord, na maglingkod sa'yo. Hindi ko pangarap, Lord, na magpaalipin sa'yo. Ganun ang tao, eh. Many people are in gratitude to God. Matapos silang bigyan ng kaligtasan, tinubos sila sa malaking halaga, and then, anong kapalit po dito sa Panginoon, Lord, I don't want to serve you. I don't want to stay a lot of time into you. Ayaw natin eh. Gusto natin, we are free doing things on us only. Gusto natin yung tayo lang. Kaya nga hindi natin mapansin po dito, we are on the bad team. Nakikipag-deal tayo kay Satan and not to God. Okay, let's take a look at God's offer into your life. This is a bad offer or deal to you by Satan. Now, tignan po natin yung God's offer na hindi-deal niya sa atin. He will give you a future pleasure and reward. Kanina si Satan, bibigyan na rin ng mga magagandang bagay dito sa mundong ito. Amen. Pero ang Diyos na ito, hindi naman bigyan niya ng magandang bagay dito sa mundong ito. Pero ang kanyang pangako sa iyo, pleasure and rewards in eternity. Amen! Yung pang walang hanggang. Amen! Yung walang katapusan. Amen! Yun yung gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Yun yung offer sa iyo. At hindi mo ba alam, ganun pa kamahal ng Panginoon. Na kahit na sometimes, man's rejected God, but still, anong ino-offer ng Lord? Man, take this, grab this. This is for your own good. This is for your salvation. Ibinibigay ng Diyos yun, kaya lang ang tao nagagalit pa. Istorbo ka, Lord. Istorbo ka sa mga plano ko. Istorbo ka sa pangarap ko. Istorbo ka sa kaligayahan ko. Ganun ang tao eh. Kaya ngayon, pag tumating yung panahon na humarap ka na sa Panginoon, nagpapakaawa ang pilit sa Lord, but there is no forgiveness. There is no repentance anymore. Wala na paghingi ng tawad. Wala na pong paghingi ng chance. Because the chance is about here. Nandito na sa atin. Amen. If you won't grab it anymore, I tell you, wala nang chance pagharap mo kay Jesus. Amen. If you died and you are in the front of the office, judgment from God, ay tayo wala na. Kaya nga ngayon pa lang mag-isip ka. Doon ang binisip by Satan. Okay, tignan po natin ito pong offer ng Lord po sa buhay po natin. Ano yung offer niya po sa atin? An eternal eternity of peace. Yung grabing kagalakan sa buhay na walang hanggan. Amen! Tignan mo nga dito, kapag halimbawa eh,
parang nireject ka ng iyong boyfriend, nalulungkot ka na. Kapag halimbawa na turn down ka doon sa career mo, nalulungkot ka na. At nag-fail ka sa mga pangarap mo, nalulungkot ka na, depressed ka na, discouraged ka na. Pero alam mo ba, over ng mundo yun sa'yo. May discouragement, may depression, may stressing. Mayroong mga bagay na parang magdudulot sa'yo, na parang, you feel like dying. Over ni Satan yun. But the offer of God to you is not to be compared with what the offer of Satan is. Amen. Yung offer ng Lord sa atin, ang sabi niya, eternity bliss. Walang katulad na kaganaan na tumakaw na kasiyahan, na tumakaw na kakayapaan. For exceeding the pleasure and reward of this life, malayo-malayo sa offer ni Satan, malayo-malayo sa pinapangarap ng sweldo ito, malayo-malayo sa malaking sweldo, malayo-malayo sa kasiyahan mo. Kaya mga kipipi, kung mapapansin po natin, come on, look at this. Mga kababaihan po natin ngayon, kung ano trend, yun ang gusto nila. Kahit mga lalaki, hindi nyo napansin, nung nauso yung mga K-pop, ay gusto kong boyfriend Koreano. Ang gusto kong pagkain, Korean food. Ang gusto kong panoorin mga music, mga Korean pop. Lahat na lang puro Korean. Pati yung ayos nila, Koreano na rin. Pero ang itsura, itas. Saan ka nang kita, itas naging Koreano. Kaya nagiging katawa-tawa yung buhay po natin eh. Kasi ano, anong ginagawa natin? Supposed to be, we should be look like Jesus. And that we should, hindi tayo maging katulad o kawangis ng mga Koreano, ng mga Hapon, na mga Amerikano. Come on, wake up. People of God, you are a Filipino. Amen. Noipi ka. Noipi. Amen. Ilaban mo yung pagiging Pinoy mo. Be proud to be a Filipino. Amen. Amen. Woo! Filipino, bigla naging Koreano. Kaya yung mga palabas natin ngayon sa TV, nasa Pilipino, nasa Philippines ka, pero ang palabas puro Koreano. How dare you? Kapanin sa Panginoon, tinatakilig po yung labag sa pagkakamigha sa iyo ng Lord. Ang Lord nag-o-offer sa iyo eh. As a Pilipino, may offer siya sa iyo magandang bagay. Mayroon tayong mga sarili-sarili po nating mga Pilipino dish. Amen. Pero hindi po hinahanap Korean dish. Korean dish. Wala ka naman pera, Korean dish. Kaya nga marami pong nasa panahon natin ngayon, nagiging burgis. Alam niyo yung mga burgis? Kung tawagin po nung araw burgis, yun nagpipingit na maging kanok. Hindi naman sila kanok. Ano, di ba lang ka? Ang ganda na magkakalikha sa ating mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, kung mapapansin po natin, tayo yung mayroong perfectong sakta. So, pangit ang ilong ko. Yan ang pinakamaganda na ilong, hindi mo ba alam? Pero gusto mo, yung natulad ng ilong ni Dennis Rodman, nakulang na lang, usok para magmukat ang ojo. Kaya samantalang yung ilong ko, ang cute-cute. Isang tampok. Amen. Kaya kapag nakita mo yung ilong mo sa harap na sana, ang cute mo lang ilong ko. Parang maliit na kamatis. Diba? Natutuwa tayo, gusto natin yung mga matatangos ang ilong, mga tulis ang ilong. Ano ka? Magkukulang. Kaya mga ayaw, pagka humawak po ng walis tingting yun, at medyo tumawa na, mukha na po, makukulang yun. Eh, samantalang yung ilong mo, kamatis. Pag may bagnet ka, kahit wala kang kamatis, sawsaw mo lang sa ilong mo, sarap na.
tandaan po natin ang offer po ng Lord sa atin is far exceeding the pleasure and rewards that offer to you in this life. Higit pa yan. Natutuhan ka ngayon, ang ganda ng sweldo mo, malaki ang kita mo, pagpasalanan mo sa Panginoon yan. Ilapit mo na yung buhay mo sa Panginoon. Gawin mo ng kasiyahan ang pagpapasalamat mo sa Panginoon. Kung wala ka man kita, magpasalamat ka rin sa Panginoon kasi ayaw ng Lord na magkaroon ka ng kita. Sapagkat mas maraming kita, mas maraming kasalanan. Amen! Amen. Nakikita niya yung mga malalaking mata. Ang daming nakikita niya, kaya makasalanan niya. Amen? Hindi niya napapansin. Halimbawa, natutulog niya. Pangit niya palang matulog. Pag maraming kita, mas malaki ang kita, mas maraming kasalanan. Kaya nga, pag maliit ang kita mo, lessen yung kasalanan na nagagawa mo. Amen? Amen! Pastor Roman, eh, dinadaan mo kami sana eh. Pero ang gusto ko lang makita mo po kasi dito, just focus on Christ. Amen! Just focus on what God's giving you blessing. Magkaroon kami ngayon sa blessing lang ng Lord. Amen. Yung meron kang pinagsasabihan sa pamilya mo na tatlong pirasong tuyo na sa unang subo, amoy lang, sa pangalawang subo, doon na yung kurot ng isa. Okay na yun, maging masaya ka na doon. At pagdating ng araw, tatlong kurot na sa tuyo ang mag-aluwa mo kapag na naging faithful ka sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi nyo po ba napapansin? Marami pong tao, iniiwan po talaga ang Panginoon. Bakit? Kasi na-opera ng mundo. Kaya na yung offer ng mundo sa buhay po natin, we will insist that. Kung pagpalain ka man ng Panginoon, just thank God. And serve the Lord with all your heart. Amen. Gamitin mo yun. Pagpalain mo ang Panginoon sa buhay mo, makikita mo. Basta ano kang pagpapalain ng Diyos. He requires much effort and sacrifice on your part. Tingnan po natin dito, no? Such as faithful service, yan lang naman po yung ating mga effort na gagawin eh. Para magtamasa po tayo ng tinatawag na eternity bliss or yung reward and pleasure in heaven. Such as resisting temptation, i-resist mo lang yung mga pagsubo. I-resist mo lang yung mga tuksong isatala sa buhay mo. Such as enduring persecution, tiisip mo kapag kami nalalangit sa iyo about sa paglilingkod mo, merong umuusik sa iyo dahil sa paglilingkod mo, tiisip mo yun. Kapag dinidisiplina ka, tiisip mo yun. Kapag tinuturo huwag ka, tinutuwid ka, kinukulay ka, tiisin mo yun. Kapag may problema ka, tiisin mo yun. At yun lamang naman po yung effort na gagawin mo. Amen. Hindi mo naman kailangan bumastos ng malaki doon. Just obey the Lord your God. Amen. Just to hear and listen to the voice of our Father. Amen. At doon lang okay na yun. Kapag kahit na nahihirapan ka, gawin itong bagay na ito na pinapagawa sa inyo ng Panginoon, tiisin mo, gawin mo yung bagay na yun. Maging katulad ka ni Moises, pinagtiisan niya at mas higit na pinili niya pa ang kaapihan dinaranas ng bayan ng Diyos. Amen. Bayan na bayan ng Diyos eh. Amen. We are a chosen company to God. We are a chosen people to Jesus. Kaya nga, kasama na tayo sa kapatid na po tayo ng paghihirap ng ating Panginoon. The Bible refers in this deal as eternal life in Christ Jesus our Lord. Kasama na po tayo doon. At kaisa na po tayo ng ating Panginoon sa pagtitiis na ginawa ng ating Panginoon. Kung bakit naglilingkod ka na sa Panginoon pero ang dami pang problema, it is because of the cross. Amen. It is because of the sacrifice of Jesus. Amen. He cries with Jesus. Matulaga ka kapag may problema ka pero naglilingkod ka na sa Panginoon. Matulaga ka kapag naghihirap ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung naghihirap ka at hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon, malungkot ka. Bakit? Kasi wala si Jesus sa buhay mo. Pero kahit na anong antas ng buhay mo, kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, basta may Jesus ka sa buhay mo, magpasalamat ka sapagkat pagdating ng araw, mayroong buhay na lalamagan ka sa nakapang sa'yo. Yun ang pinamahalaga sa buhay ng tao. Sabi nga ni Pablo, naranasan ko na ang managana, naranasan ko ang maging ahos, naranasan ko ang makusog, naranasan ko ang magutong, naranasan ko ang magpalutang-lutang sa laot. Kapag kapatid sa Panginoon, ano sinabi ni Pablo? Masigit na masarap pa rin na ang buhay ay naging Kristo. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kay Jesus lang, kay Jesus Kristo lang, natatagpuan ang kasaganahan.
kay Jesus ka, kay Jesus Kristo na ako ang kapayapaan. Kay Jesus Kristo na ang kapatid sa Panginoon. Without Jesus in your life, I tell you, magiging miserable ang buhay mo dito sa mundong ito. Kaya nga, hindi nyo napapansin, hindi pa ba nagsisisi yung mga tao na dumaranas po na mabibigat na problema sa kanilang buhay? Hindi pa po ba nila nakikita yung mga dinaranas ng ibang tao na kung saan sobrang bigat ng dinaranas nila? Compare with your life today with Christ Jesus. Samantalang tayo, ang problema lang natin, yung pabili lang ng ulam. Samantalang sila, ang problema nila, yung mabigat na karamdaman. Pero mas pinipili pa rin natin na maranasan yung ganang bagay without Christ Jesus. Kaya nga, alam niyo po, mas mahinap po na to get this offer of God in your life. Deal with God. Amen. Over in deal. Amen. Makipapil ka na doon, Lord, sige, dyan na ako. A little way longer. Okay na yun, Lord, kaysa naman magkukuli ko na agad to, tapos ang kabayaran po pa na dito ay yung aking kaluluwa. What is the profit of manginig na humor? What is the profit of man spending his life into this world? What is the profit of man spending his life into sin? What is the profit of man losing every time in his life to this world and not to God? How simple po nun, kapatid sa Panginoon, wala tayong mapapanal dun. What is the profit of man enjoying the world? But he's sad in behalf of God. Pero malungkot ka naman pagdating sa Panginoon, naiinis ka. Nagagalit ka pag nasa Lord ka, pero kapag ka nasa kasalanan ka ng mundo, tuwang-tuwa ka, enjoy na enjoy ka. Hindi mo alam pagdating ng araw magkakapisaw ka sa dagat na kakaaboy. Ang Lord alam nyo, nasasaktan eh. Kapag nakikita tayo, enjoy tayo sa mundo eh. Pag-enjoy tayo sa mga magsasaliput ang bagay, sasaktan ng Diyos eh. Kasi ayaw ng Lord talaga magkapisaw tayo sa dagat na kakaaboy. Kaya nga, ano sabi po dito, for the wages of sin is death. Kaya nga, ano sabi niya ganun, grab the opportunity, grab the offer of God in you. Because the reward is life eternal. Why do so many accept Satan's offer over God? Bakit masigit po nila na tinatanggap yung offer ni Satan sa kanilang buhay kaysa offer ng Diyos sa kanila? Kapatid, gumisip ka. I tell you, ang hirap ng isang taong may karamdamang mabigat na hindi mapagaling-pagaling. Kahit marami kang pera, kahit marami kang kaibigan dito sa mundong ito, kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman na kahit ang pera mo, kahit mga doktor, hindi ka mapagaling, Diyos ang una mong tatawagan. Amen! Si Kristo ang una mong tatawagin. Amen! Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, masyado tayong mayamang salud eh. Masyado tayo mapagmalaki sa Panginoon, Lord. I don't need you. Ayaw ko pagbuhay ko. Tignan mo nga, lakas-lakas to. Tignan mo nga, kumikita ko. Pero, paano kung dumating sa iyo yung pagkakataon na katulad na sinasapit ng mga tao na nagmamalaki sa Panginoon na wala na pakapagpagaling sa kanilang katawan, sino ngayon ang tatakbuhan mo? Di po ba sa Yesu Cristo? Amen. Tapos kapag hindi ka tinugon ng Panginoon, ang sasabihin mo, unfair ka, Lord! Unfair ka! No, ikaw yung unang naging unfair sa Lord eh. Amen. Ang Lord, sinisikap ka na mawin niya. Ang Lord, pinapanalo ka niya. Ang Lord, tinatawag ka niya. Ang Lord, gusto ka niya maging anak. Pero ano sabi mo sa kanya? Pagpapakya naman. Patapako, gusto ko pa maglipang dito sa mundong ito. Pero nung dumating sa inyo yung pabigat na pagsubok, umiiyak ka. Tinatawag mo yung pangalan ni Jesu Kristo sapagkat wala nang ibang lunas doon sa problema mo kundi si Jesus na lang. Paano kung hindi na tumugon sa iyo ang Panginoon? Paano kung hindi ka nabigyan ng kalunasan? Siguro sasabihin mo sa sarili mo, di ba? Di mo matay na lang ako. Di ba tapos, kapatid? Di ba tapos? Namatay ka sa mundong ito, haharap ka pa sa hukuman ulit ni Jesus. At alam niyo ba kung ano sasabihin ng Lord?
hangal at tamad na alipin. Hindi ka napagkatiwalaan. Kaya ang gagawin sa atin ng Lord, itaabot tayo. Doon mas mabigat ang kasasapitan ng isang tao. Kung dito pa lang nagsuffer ka na, hindi ka mapagaling. Nagsuffer ka na sa mabibigat na problema dahil nireject mo si Jesus sa buhay mo. How much more kapag nasa impyerno ka na? Sino pa makakatulong sa iyo? Wala na. Kaya nga dito pa lang pagsikapan mo na na magipabuti ka sa harapan ng Panginoon Jesus Cristo. Dito pa lang pagsikapan mo na to accept Jesus, believe in Christ Jesus, and be a child for Jesus. Pagbibulan mo na si Jesus, spend too much more time to Jesus. Take and grab the offer of God into you. For the same reason, anyone would keep 300,000 and abuse 2 million. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pagka halimbawa, nireject mo si Jesus sa buhay mo, for sure niyan, wala kang ibang igagarap dyan. No choice ka, kundi si Satan. Two choice we have in this world. It's your choice to pick Satan or it's your choice to pick God. Pag hindi mo pinili ang Diyos, obviously kahit hindi mo pinili si Satan, kay Satan ka. Pag pinili mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka kay Satan. But if you reject Jesus in your life, automatic, kay Satan ka. Wala ka ng choice doon. Wala ka pwedeng choice sa buhay mo. Hindi mo pwedeng i-reject silang dalawa. Basta pag di-reject mo si Jesus sa buhay mo, kay Satan ka. But if you choose Jesus in your life, hindi ka mapupunta kay Satan. Kahit hindi mo piliin si Satan sa buhay mo, eh paano ko mapipili? Paano ko mapupunta kay Satan? Hindi ko naman siya pinili. Yes, hindi mo siya pinili, pero ni-reject mo si Jesus sa buhay mo, kay Satan ka pa rin. At fair, ano? Di mo naman pinipili si Satan, pero sa kanya ka pa rin bagsa. Kaya nga, there is only one way for us to be saved. Amen. It is Jesus for our choice. Amen. If you want salvation in life, pick Jesus. Piliin mo si Jesus sa buhay mo. Huwag mo siyang tatanggihan. Whatever offer to you by God, whatever deals dealing with you, with Jesus, take mo. Kunin mo yun. Yun ang igrap mo. Yun ang pahalagahan mo. And I tell you one thing, pagdating ng araw, your great pleasure and reward will be yours in eternity. Alam niyo kaya pinipili ko natin si Satan sa buhay na lang because of the love of the people into the instantic of this world. Kasi yan ang gusto natin eh. Yung meron kaagad malaking pera, yung meron kaagad magandang kotse, yung meron kaagad magandang bahay, yung meron kaagad ng magustuhan mo. Even na kung papansinin po natin, marami po mga kabataan ngayon, kadalagahan, kabinataan, gusto nila instant boyfriend, instant girlfriend. Hindi na po gusto sila, hindi na nila pinag-aaralan. Hindi na po nila ipinag-pray sa Lord. Basta pagka nakita nila mukhang kuryano, okay na to. Ganun ang tipo ko eh. Gusto ko yung tipo mga kuryano, gusto ko yung tipo kapon. Ano ko ba? Kapatid sa Panginoon, I tell you one thing, pinag-pray yan. At alam mo naman, pinag-pray mo yan. Pinag-pray ko rin yan, bukang magalala. Kung yun man ang binigay sa'yo ng Panginoon, wala tayong magagawa nun. Kasi galing sa Lord niya. Amen? Kayo, ikaw na nakaupo dyan. Pinag-pray mo ba yung bawat dumarating sa buhay mo? Kapag alin bang kumikita ka ng pera, pinag-pray mo ba yan? Kasi alam niyo, lahat ng bagay dapat na meron tayo galing sa bunga ng ating panalangin sa Diyos. Amen! Kasi pagka hindi po natin sa Diyos hiningi yung bagay na yun, I tell you, alam na po natin kung kanino galing yun. And to say that over to your life. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ingat lamang po tayo. Even to your dreams, even to your ambition, even to the career, ingatan po namin yan. Kaya mapapansin nyo, kapag yung mayroong bagay na dumarating sa iyo, na nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon, I tell you one thing, reject mo niyan. Hindi sa Lord galing yan. Amen. Tandaan nyo, lahat ng biyayang galing sa Panginoon, hindi maglalayo sa iyo kay Jesus Cristo. Amen. Basta ikaw mananatili ka sa Panginoon Jesus Cristo, pinagpapahala ka, good, galing sa Diyos yan. Kapag ikaw lagi ka pa rin nandyan, nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagpapadya sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng Panginoon, good,
Yung pagpapala na meron ka sa buhay mo, galing sa Diyos yan. Pero kapag iniwanan mo ang Diyos sa buhay mo, tinalikuran mo ang ministry mo, tinalikuran mo ang pakikinig ng salita ng Diyos, I tell you, hindi galing kay Jesus yan, kundi na-operan ka ng Espiritu. Amen. They fail to appreciate the difference in value. Nakalimutan po nila yun eh. Kaya nga, mas ginagrap nila yung offer ni Satan. This failure to appreciate the difference is especially true in real life. Kaya hindi po sa totoong buhay po natin. The promise of Satan lasts only a lifetime. Dito lang, kapatid sa Panginoon. Kaya kung ano yung bagay na meron ka, yumaman ka dito sa mundong ito, pero hindi naman yumaman yung espiritu mo at hindi magbubunga ng life eternal, I tell you, i-reject mo yun. Dahil hindi kay Jesus yun. Amen. 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 The promise of God lasts for eternity. Amen. Hanggang doon sa buhay na walang hanggan niya. At hindi lamang po dito yan. Dito, enjoy na enjoy ka. Halimbawa, ano? Naglilingkod ka sa Panginoon, nagtatamasa ka ng pagpapala ng Diyos. Wow, good. It is belong to God. Pero kapag ninalayo ka sa Panginoon, tabahan ka na, kapatid sa Panginoon, dahil mayroon nang tumataya sa iyo. Baka mayroon na nagmamayari ng kaluluwa mo. Kaya nga, we enjoy our life serving our God. Lagi niyong tatandaan, pag ikaw nalilibang ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, nalilibang ka into fellowship with God, I tell you are more than a blessing. Amen. Higit pa sa pagpapala na meron ka, na meron ang tao pagsalipunan. Mark chapter 10 verse 28-30. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap ng sa buhay na ito ng 100 ulit ng mga iyon. Inulit niya pa po dito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahon darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, if your sacrifice is belong to Christ Jesus, tapos pinagpapala ka dito, that was good for you. Pero, kung ikaw ay nagtatamasa sa buhay na ito, subalit wala ka naman sa Panginoon, I tell you, nadaya ka ng kaaway. Ganun lamang po masipi po yun. Sapagkat ang isang tao tapat po talaga sa Panginoon, kahit mag-iwan siya ng mga bagay na ito sa kanyang buhay, he don't mind because the great pleasure of him was there in the kingdom of God. Amen. Yung iba, di ba, hindi natin na, hindi niyo po ba napapansin? Hindi nila mag-iwanan yung bahay nila, kala mo, tatakbo eh. Hindi nila mag-iwanan yung mga kapatid nila, yung nanay nila, yung anak nila, yung lupain nila. Para sa Panginoon, hindi nila maiwan yung mga bagay nila. And I tell you, you're wrong. Akala niyo po ba tayo mag-iingat dito mga bagay na ito? A person who choose to deal with God, kahit niyang iwanan itong mga bagay na ito. But not to abandon all this thing, hindi naman i-abandon eh. Kasi ang akala natin, na pag iniwan natin yung kapatid natin, yung ina natin, yung ating mga lupain, yung ating tahanan, akala natin, i-abandonan po natin yun. Ang ibig sabihin, ang sino mang magpahalaga sa mga bagay na ito, higit kay Kristo Jesus, ay hindi magiging karapat-dapat kay Jesus Kristo. Yes. Yun lang po yung sinasabi ng Panginoon doon. Kaya nga ko minsan sinasabi, bakit gano'n si pastor, ayaw niya na nagtatrabaho tayo, ayaw niya na nag-aaral tayo, you're wrong. Ako nga, sabi ko nga kay Francesca, magtrabaho siya para may maibigay siya sa akin eh. Pero sabi ko sa kanya, oo nga, mawawala sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, sino ba ayaw ng trabaho? Sino ba ayaw na mag-aaral? Kaya lang, kung itong mga bagay na ito ay magiging mas higit kaysa sa Panginoon, I tell you, wala ka kay Lord. Wala ka kay Jesus. Amen. And that's the reality of life. Sapagkat ang mga nagpapahalaga dito ng higit sa Panginoon ay hindi kay Kristo. Bakit ano sabi ng Lord? In His commandment, ang sabi ng Panginoon, that God above you all. Amen. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen. Higit pa sa tahanan mo, higit pa sa magulang mo, higit pa sa anak mo.
Yan ang pabisa, akala ninyo, sinusumpa na natin yung kagulang natin. Eh, kapatid sa Panginoon, hindi po ganun. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil mahal natin ang magulang natin, mahal natin ang mga anak natin, mahal natin ang mga bagay na meron sa atin, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. And you know what? Ano po ba yung great opportunity ngayon? Alam niyo kung ano? Yung marunong kang manalangin sa kapsa, yung mga magulang sa iyong mga kapatid, yun yung the best na maibibigay mo sa iyong mga magulang. Isa naman yung kunyari, umiibig ka, binibigyan mo ng pera, sinususpentuhan mo yung magulang mo, tapos hindi mo naman pinapanalangin yung kaluluwa niya, I tell you, hindi ka totoo. Ang totoong pag-ibig, ipinapanalangin yung kaligtasan ng kaluluwa. Ang totoong pagmamahal ay ipinapanalangin ang kaluluwa ng kanyang pangamahal sa buhay. Amen. Kapag yung ginawa niyo, ano the better one? Hindi yun. Yung kaluluwa ng makabuhay. Amen. 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 Yun ang kailangan natin. Ikaw, nagmahal ka sa anak mo, pinanalangin mo ba, pinag-pray mo ba yung anak mo? Sinikap mo ba siya na madala sa Panginoon? If you love your children, if you love your parents, if you love your things in you, ito po ba ay binigyan mo ng part sa ating Panginoon? And this is how we love God. As we love our family, kung paano man tayo halimbawa nagmahal sa pamilya natin, dapat higit natin silang dinadala sa Panginoon. Eh kung isa tayo, nagmamahal nga tayo sa Diyos, pero yung pamilya natin, hindi natin madala sa Panginoon. So mahal nga natin ang Panginoon sa buhay natin, eh paano naman yung mga mahal natin sa buhay na mahal ng Panginoon? Kaya nga, everything in the Lord must be done by us. Bilang tayo mga nagmamahal sa Panginoon. Di na po alam ng mga tao po yun. Kung isa, nakala po ba natin ang pag tayo dinidisiplina, akala po natin hindi pagmamahal yun, pagmamahal ng Panginoon yun. Amen. Iniibig niya ang kanyang mga pinapalo. Amen? Amen! Amen? Kaya kapag pinalo ka ng Diyos, damahin mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kapag ka dinidisiplina ka, kinokorek ka, ibig sabihin yun, dapat na maramdaman mo, love pala ko ni Lord. Amen! Ulitin ko sa iyo, kapatid sa Panginoon, kapag ikaw dinadawalan ka, dinidisiplina ka, kinokorek ka ng Panginoon, ang ibig sabihin ng mahal ka ng Diyos. Kaya nga kung minsan, tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon, yet many people literally sell their soul to accept the deal of Satan offer. Eh, hindi niyo po napapansin, di ba nina, kapalit ito yung kaluluwa ko eh. Basta ang importante, okay, grab ko itong mga opportunity na to. Kapatid sa Panginoon, sayang, mapapahama ka. Sapagkat ang kailangan po natin talaga yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Moses understood the difference and made the right choice. Si Moses mismo pinakita niya sa atin, naunawaan niya yung pagkakaiba nitong offer na ito. Kaya niya pinili po yung dapat at karapat-dapat na maging pipiliin niya dapat sa buhay niya. Ganun din po tayo, dapat makita po natin kung ano yung dapat na maging right choice po natin. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 24-26, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya ay mayroon na sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa, anak ng hari, inibig pa niya pangihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa pagtamasa ng mga panandali ang aliyon ng mundong ito na dulot ng kasalanan, itinuring niya ang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Doon tayo dapat mag-focus. Focus our eyes into the eternal reward na matatanggap po natin sa Panginoon. Moses' choice to suffer the afflictions with the people of God rather than to enjoy the passing pleasure of sin. Ano gusto natin enjoy dito? Yung pagkakasala ng mundo? Dapat nga, umiiwas po tayo dito eh. Siguro marami pong iba dito, blind, gulat. Hindi niya nakikita kung ano yung kasalanan ng ginagawa niya. Kamang kapatid sa Panginoon, simple, ganito yan. Hindi ka man gumagawa ng pagkakasala, pero kung palayo or separate your life mo kay Jesus Christ, isa na pong malaking pagkakasala yan. Bakit? Kasi ikapapahamak mo yan. Amen. Those who are separated with Jesus, lahat po yan, napapahamak po yan. Ang kaligtasan po ng tao ay nakay Kristo. Kaya yun po yung kailangan na meron tayo sa buhay natin. Ano po tayo ma-enjoy doon sa tinatawag na passive pleasure of this sin?
Tumutuwa tayo sa mundo na ito. Enjoy na enjoy ka sa mundo na ito. Eh, nadudulot naman ang kasalanan sa buhay mo. Make your life simple. Gawin mo lang simple lang yung buhay mo dito sa mundo na ito. And not to be compromises with the world, the earthly things around us. Huwag yun ang i-enjoy mo. Steaming abroad the reproach of Christ, greater riches than the treasure of Egypt. Yun po yung pinili po ni Moises. Mas pinahalagahan niya po yung paghihirap na tinitigis ng bayan ng ating Panginoon kaysa sa panandaliang kayamanan. Kapatid sa Panginoon, kumayaman ka ngayon. Magpasalamat ka lang sa Panginoon. Focus mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay na po yun. Amen. Kung meron ka kahit konti, okay na yan. Basta huwag kang mawala sa Panginoon. Kaysa naman, sige, ito, pagsikasigan mo yung buhay mo sa pagpapayaman, pero nawawala ka naman sa Panginoon, I tell you, delikado po yun, nakakatakot. Amen. His reason for this choice, for he looked to the reward. Tignan po natin yung napakagandang gantimpala na tatanggapin po natin sa Panginoon. He evaluated the deals and made the right choice. Dapat po tayo, kapag mayroon pong deal po sa atin si Satan, at may deal po sa atin ang Panginoon, dapat po natin na evaluate po natin kung ano po yung talagang higit na napakaganda. Amen. Nagagandahan ka na sa Islam po na makapasamantala biyaya dito sa mundong ito. Pero yung talagang kaningningan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo ay hindi maakit-akit ang tao. Masigit na dapat po tayo maakit sa kaningningan ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito yung magdalagay po sa atin sa kayamanan na naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung mga temporality, katingkat ng buhay po natin, kalimutan po natin yan. Yung islap ng ginto, yung islap ng pera, yung islap ng mga magaganda at nagagawa ang mga sasakyan at bahay dito sa mundong ito, kalimutan po natin yan. If God allowing you to have that, thanks God. Maraming salamat sa Panginoon. Pero hindi natin kailangan buhos ng toto ang buhay natin doon to the point na mawawala naman yung kaluluwa mo. Amen. Himay-himay lamang po tayo mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po maraming napahamak dahil ang focus po nila sa mga bagay dito lamang sa sanlibutan. What do you have you mean? Ngayon, sa oras nito, ano ba yung ginagawa mong pakikipag-deal ngayon? Are you accepting the deal made by Satan who offers the path of least resistance, the immediate pleasures of this life? You are if you refuse to obey the gospel. Maraming sabihin po natin, kapag ka yung mabuting balita kay Kristo ay nawala ng puwang sa puso mo, maaaring masigit na pinipili mo na makipag-deal kay Satan. You may even, as a Christian, for our fear, there are many. Kung titignan po natin, marami po mga tao, ganyan po yung nagiging sitwasyon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, suriin mo mabuti kung ano yung mga bagay na dumarating sa iyo. Do not only grab it and grab lang tayo ng grab. Huwag naman po yung tanggap lang ang tanggap ng mga kung ano-ano mga bagay na dumarating sa buhay mo because Satan, ang kaaway po natin, ay talagang napakahimik po niya mag-over. Sapagkat ang gusto niya, i-deceive po talaga ang tao. Kaya nga, sa pag-aakala po natin na pinagpapala yung buhay natin, pero hindi naman po pala sa Lord galing, I tell you, it is the offer, the deal of Satan into your life. Amen. Who would have gladly accepted the deal of God? No matter how hard it would be to get home and back again. Kahit na po, naghihintay tayo dito, nagtitiis tayo dito ng hirap, nagtitiis tayo ng mga kapustahan dahil sa ating paglapit sa Panginoon. But still, maganda pa rin yung magiging resulta nun. They would not let anything keep them from being here. If it is Edward doing things in God, no one hinder. Dapat yung di tayo mapipigilan. Pag magbagawa tayo sa Panginoon, walang makakapigil sa atin. Amen. Even your job, even your study, even Amen. Your family, even Amen. Your friend, or anything. Amen. Dapat hindi ka mapigilan yan sa mga bagay na ginagawa mo for the glory of God. Amen. They place all the value of Christ only. Yung pag naglalagay ka ng kahalagahan doon sa panuwagan sa inyo ng Panginoon. Pahalagahan niyo. Kung tinawag ka bilang worker ng church nito, pahalagahan niyo. For dancing, music team, instrumentalist, or a church,
Pahalagahan mo yung bagay na yun. Amen. Kung ikaw nakikinig ka ng salita ng Diyos, pahalagahan mo yun. Amen. Pahalaga yun. I-value mo yung mga bagay na yun. Because that was a calling of God in your life. Nandito ka ngayon, every Sunday, nandito ka, every Wednesday, nandito ka, pahalagahan mo yun. Valuing God in your life, valuing Jesus in you. Masigit po na dapat na pahalagahan po natin yun. Huwag po nating hahayaan yung bagay na yun. Huwag mo sasayangin sapagkat napakahalaga ng lahat ng ino-offer ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Now, Jesus is asking you now, ang Diyos mismo, what is most important to you? Ano po ba yung mahalaga sa iyo? The momentary comfort or the joy that await us in the eternal life that God promised to the faithful who endured in Jesus Christ? Hindi ba mas masarap, ano? Yung nagtitiis ka ng hirap dito sa mundong ito. Amen. Kahit mahirap ka lang, kahit simple ka lang, kahit wala kang pera, kahit wala kang kayamanan sa mundong ito, pero nagsisikap ka na manatili sa Panginoon, mas masarap po yun kasi mayroong napakagandang bagay na naghihintay sa iyo doon sa piling ng ating Panginoon. Sabi nga, yung panandali ang kapigatian na dinaranas ng bayan ng Diyos ay hindi matatawaran ng naghihintay sa kanyang kaganakan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan mo yung relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Whatever you done, whatever you did, for the glory of God, our Christ Jesus, pahalagahan mo yun. Bigyan mo o bulusan mo ng panahon yung bagay niyo. Huwag akong ihinayang sa panahon ay binibigay mo sa Panginoon. Kumisan ka, baligtad pa po tayo eh. Mas nangihinayang tayo sa mag-church natin kesa doon sa mga bagay na ginagawa natin makasaglibutan na magdudulot sa atin ng kaparusahan walang hanggan pagdating ng araw. Samantalang yung mag-church po natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, ang tatamasahin po natin yan ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung matalino ka, kung marunong ng tao, dapat sa oras na ito maisip mo na ang higit na kailangan ng isang katulad po natin ay si Jesucristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling niya habang buhay. Tayo po natin magsitayo. Ihanda po natin yung ating mga sarili para sa pagtira-tirason ng tinapay.